Magluluto tayo ngayon ng napakasarap na pinatuyong adobong pusit. Isishare ko sa inyo kung paano magluto ng tuyong adobong pusit. Kaya walang kukurap. At yan na ang ating main ingredients. Isang kilong pusit, sariwang sariwa yan. Magtanggal ako ng ata dyan. Nasa lima or anim na pusit, tinanggalan ko ng ata at ihahalo ko mamaya sa sabaw para mas suabi talaga ang lasa ng ating sauce. Malapot na at malinamnam, sure ball na talaga. Hindi ito tulad ng nakaugalian nating lutong pusit na halos malulunod na sa sabaw yung ating pusit at nasubraan na sa luto kaya maliit na lang. Ito ay malapot, tamang-tama lang luto pero malapot ang sauce niya. May technique dito kung paano siya papalupotin ang sauce kaya dapat tapusin niyo talagang mapanood hanggang dulo. At yan na, hinanda na natin ang ating mga ingredients panggisa. At pwede nating umpisahang igisa ang ating bawang sa tatlong kutsarang mantika. Ihalo-halo lang, siyempre, at nang pumula-mula, isunod na natin ang ating luya, sibuyas at sili. Grabe kasarap ito, sulid na sulid talaga ang lasa nito. Hindi kasi yung sauce pinakunti natin, pero hindi na overcook yung ating pusit kasi may technique akong gagamitin dyan, kaya dapat mapanood nyo. Yan, ihalo-halo na natin at mga isang minuto at pwede na natin yang timplahan. Lagyan natin ng tatlong kutsarang toyo. Hindi na tayo maglalagay ng asin, yung tatlong kutsarang toyo at isang kutsarang patis na ang magsilbing alat. At lagyan rin natin ng isang Knorr liquid seasoning at isang magic sarap. At dalawang kutsarang suka. Hindi ako maglalagay ng asukal kasi maglalagay ako ng sweet chili sauce mamaya sa sauce. Mamaya pa. Okay, halo-halo lang sandali. Dandahan lang sa paghalo, baka matanggal ang ulo. At pwede na nating ilagay ang ating ata. Yan ang ata niya, anim na tinanggal kong ata at nilagay ko sa sauce. Para sure ball talaga na mas malapot, mas masarap ang sauce. Pero may technique dyan paano palaputin mamaya pa. Yan, lagyan na rin natin ng konting ground black pepper. Dinurog na paminta pala. Kasi wala akong nabiling, ano ba yon, laurel, kaya okay lang. Nakalimutan ko kasing bumili ng laurel. Yan, dinurog na paminta. Yan, dahan-dahan lang paghalo-halo para hindi naman masira yung pusit natin na matanggal ng ulo. Yan na, kaya hindi ako naglagay ng asukal kasi tatlong kutsarang sweet chili sauce ang ilagay ko. Yan ang magbigay ng panamis-namis, linamnam, at yan ay makakatulong din para maglapot ang sauce natin. At kailangan nating ihalo-halo ng dahan-dahan. Huwag masyadong lakasan ang halo-halo, baka maya magkalatanggal yung ulo. Yan, ganyan lang. Sa mahinang apoy lang, para hindi mabigla maluto yung pusit natin. Yan. At kailangan natin yan takpan ng mga 3 minutos. Pagkalipas ng 3 minutos ay syurbula, luto nating pusit at kailangan nating ihango muna. Hindi pa tapos ang pagluluto natin. Kukunin lang natin yung pusit kasi pakuluan natin yung sauce. Yun ang pinaka-teknik dito. Tanggalin muna ang pusit, luto na kasi yan. Pakuluan natin ang sauce hanggang kumunti at maglapot ng husto. Yan, medyo malapot na yan. Kunting oras na lang, pwede na yan. Okay na yan, syurbula, malapot na. At pwede na nating ibalik ang ating pusit. Yan. Ihalo-halo lang sandali. Konting panahon. Konting mga isang minuto. Pwede na yan. Sure ball na yan. Ihalo-halo lang. Dahan-dahan para hindi naman masira ang ulo at matanggal. Yan. Grabe kasarap yan. Malapot na malapot. At sulid na sulid ang lasa niyan. At hindi na overcook yung pusit. Nandyan pa rin ang pagka-crispy ng pusit dyan. Kaya swabing-swabe talaga yan. Hindi talaga kayo magsisi pag ganitong pamaraan ng pagluto nyo. Grabe ito kasarap. Yan na ang hitsura niya sa malapitan. Grabe kalinamnam, suwabing-suwabe. At pwede na natin niyang ihain. At yan na ang hitsura ng ating pinatuyong adobong pusit. Sana nagustuhan nyo ang video ito. At huwag sanang kalimutang mag-subscribe. At hanggang sa muli, paalam!